Samantala, tutol po naman ang mga abogado ng mga whistleblowers sa posibilidad na maging state witness nga si Janet Lim Napoles. Naniniwala silang hindi kwalipikado si Napoles dahil siya mismo raw ang utak ng pork barrel scam. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Humarap sa media si Attorney Raji Mendoza, Dennis Manalo, para ipahayag ang kanilang agam-agam sa posibilidad na maging state witness at mabigyan pa ng immunity sa kaso ng pork barrel scam si Janet Lim Napoles. Kung talagang meron siyang sinasabing full disclosure ngayon, at sinabi niya yun under oath, kamakailan lamang humarap siya sa publiko, sa Senado, under oath din, na sinasabi niyang hindi niya alam. So alin na rito ang katotohanan? It might create a doubt on the evidence, and we don't want that to happen. There is also the matter of her being detained. If she in fact gets accepted, even just as a protected witness under the WPP, she effectively can skirt out the detention. May apat raw kasing batayan para maging state witness ang isang akusado. Una, kailangan absolute necessity ang kanyang testimonya. Pangalawa, ang kanyang testimonya ay makakapagpatibay pa lalo sa ibang testimonya. Pangatlo, hindi siya ang most guilty sa krimen. At pang-apat, hindi siya nahatulan sa isang krimen na may kaugnayan sa pagiging immoral. Sa apat na batayan, bagsak raw si Napoles sa tatlo. Siya na po yung arkitekto nitong scam na ito. Siya yung nagpabuo ng mga kumpanya, siya yung nagpahanap ng mga politiko. These are matters which will obviously affect her eligibility for immunity. Sa halip na gawing state witness at mabigyan ng immunity, sinabi ng mga abogado na mas makabubuti kung tumistigo at mangumpisa na lamang si Napoles at ilahad ang kanyang buong nalalaman ng walang kondisyon. Nais ng mga abogado ng mga whistleblower na makapulong si Justice Secretary Lyle De Lima para personal na iparating ang kanilang hinaing at alamin ang nilalaman ng statement ni Napoles. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino.